me again, Jen Destura. Hello, I miss you guys. Welcome back to another video. Gagawin na naman natin ngayon ay isang episode ng mga kaartihan ko. What? Sa buhay. So, para ito sa mga momshi or mga ate na gustong magpa-nail extension pero hindi nyo afford ang pumunta sa nail salon kasi nga mahal, maharlika ang magpalagay ng nail extension. It will cost you at least 2,500 to 2,000. Diyan nagre-range yung nail extension eh. So, yeah, kung hindi mo afford magpakabit ng nail extension at gusto mong makamura, just keep on watching. Okay? Now, kaya nga nasa nabi ko kanina, para ito sa mga gustong maglagay ng nail extension pero hindi afford, thank you Shopee dahil meron silang tada! Fake nail extension. Wow! So, thank you naman sa friend ko nga pala na si Kylie. Siya ang nag-introduce sa akin na gumamit nito. Kasi alam niya, mahilig ako sa mga, you know, palagay-lagay ng nail. Na-try ko na magpalagay before ng nail extension sa may Mega Mall. And dati meron din dito malapit sa village namin. Kaya lang, ang problema pag nagpapakabit ka ng nail extension, pag nasira na siya or pag may natanggal na isa, wala kang glue. Wala kang sarili mong glue. Kailangan mo pang magpa-retouch mismo doon sa nail salon or ako gaya ko, bumili na lang ako ng parang Mighty Band sa tindahan. Tapos yun na lang yung ginamit kong glue, which is sinita nga kasi parang nakakasulog ng nail. Anyway, kaya very thankful ako na ito, nakakita tayo ng fake nails na talaga namang mura-mura. So, para sa mga gustong makaalam kung magkano lamang po nagre-range itong fake nails na ito, murang-mura lang. Wala pang 200 pesos. 98 pesos lang. At may kasama na siyang 2 pieces na glue. Ang brand nito is YND Band Nail Glue. At matibay siya. Naglalast to at least 2 to 3 weeks. Sa akin, personally, pag naglalagay ako ng nail, naglalast siya like mga 2 weeks. And 2 weeks. Pero 2 weeks and then pag mga 3 weeks na medyo nagtatanggalan na siya. So, ang ginagawa ko, pag natanggal na siya, lumuwag na siya, lalagyan ko lang ng nail and then game na ulit. So, yeah. Hanggat gusto mo nakakabit siya, lagay ka lang ng lagay ng nail. Oh, I'm sorry, ng glue. And kung naman naubusan kayo ng glue, makikita nyo rin to sa Shopee. Type nyo lang yung name ng brand na YND Band Nail Glue. At makikita nyo na to. Bili ko dito kasi naubos na yung dati ko. It's 3 for 100 only. So, murang-mura lang. Okay? So, mag-start na tayo. Dali, ready na ako. Before I started, niready ko na yung mga gagamitin kong nails. Sinukat ko na yung mga fake nails na kakasya dito sa kuko ko para mamaya dikit na lang ako ng dikit. So, this is for my left hand, ito, and this is for my right hand, and of course yung ating pandikit, matibay naman siya. This will last you for at least 2 weeks, 2 to 3 weeks, depende kung maingat ka. And for today's nail polish, ang gagamitin ko is cheek white nail polish, and lalagyan ko lang ng pa-effect na glitter, which is cheek din dito sa finger nail ko, or finger, ano man tawag dito? Palasingsingan, ayan. So, yep, let's go get started! Okay, so first step, buksan ang glue. And, dito nyo ibabrush yung pandikit sa nails nyo. Ako sa nails, pero yung pwede naman sa mismong fake nails na, pero ako, mas bet ko dito. So, kanya-kanya tayo. Wala akong martilet. Bala ko sana maglagay muna ng martilet bago ko ilagay yung fake nails. Pero, kasi umaambon, hindi ko mautusan yung anak ko sa tindahan. At meron din siyang online school today. So, to follow up na lang yung martilet ko.
Ayan, may glue na siya. As you can see. Pwede na natin ikabit ngayon yung fake nails. So, ganyan lang. And tingnan nyo lang siya. Para talagang dikit na dikit. Lala! So, ganoon lang. Gawin din natin ulit sa iba pa. Sa dito, 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 dito. Okay? Isang dalagang Pilipina. Yeah, magkupo na tayo. Isang dalagang Pilipina. Here we go. Ayan. Iba siya. Last na. Okay, there you go. Meron na tayong 5 fake nail extension. So, gagawin ko lang muna. Oh no. Hindi muna ako magkakamit dito sa kabila kasi ayoko naman ng ganito kahaba para naman akong witch nito. Tsaka mahirap kumilos pagka ganito kahaba lalo na sa keyboard. So, ang second step ko is to cut my nails using this. Ano ba tawag dito? Ano tawag dito? Namimental block ako. Basta yun na yun. Nipper. Yan, nipper. So, babawasan ko lang siya ng mga 1 inch or 1.5 inch. Siguro. Basta ganito. Hindi ko naman ganito kahaba. Masyadong way. So, babawasan ko lang. Yan. Babawasan ko na. Ganun lang kung dito may nakang ganito. Pwede nyo babawasan yung haba. Depende sa inyo kung gano'ng napakahaba siya. Okay, tama lang. Yung parang natural lang kung haba. Okay yun. Ayan. So, ayan na siya. Ang gagawin naman natin ngayon is in-nail file lang. A few minutes later. See, meron akong nail file and nabili ko lang dito together with the fake nail extension and yung glue. So may mga step naman siya, may step 1, step 2, step 3. So ginaganong-ganong ko na lang, step, follow lang, okay? And go ahead, mag-nail file ka na. Okay, so yan na. Tama na yung haba niya. See? Tama na siya. And yung curve niya also tama na. So, ganun lang din. Ulitin mo lang siya sa other... Ulitin mo lang yung same procedure na ginawa mo sa next na mga fake nails. And sa mga... Narinig kita, sabi mo, paano yan? Hindi ka naghuhugas? No. Nakakapaghugas pa din ako. Nakakapaghugas pa din ako ng plato. Pwede pa rin namang maghugas ng plato kahit naka-fake nails. Ang problema nga lang, since glue ito, parang nawi-weaken yung glue niya or nawawala ng dikit. So, pag lagi kang naghuhugas, may chance na mabilis matanggal yung koko, yung fake nails. Pero, okay lang yan. Meron namang pandikit eh. So, pag natanggal, kabit lang ulit. Ganun lang yun. Ganun lang kasimple. Huwag masyadong big deal. Okay? So, yan. Make sure lang maayos yung mga curve. Okay.
nakita niyo ba masyadong... Eh, paano ba ito? Ah, basta, hindi niyo pa ata, hindi niyo masyadong makita, pero mixy na siya. Hindi na siya ganun kahaba compare sa ibang nails. And, yung problema lang pala dito, kapag kunyari, may kuling tama, may katulad ka, hindi kailangan ng force gamit yung nails mo, eh, hindi mo siya pwedeng gawin kasi nga, nakakatakot baka mamaya matuklap pa sa mayong buko mo. So, dahan-dahan ka lang. Ayan, lakit ako matapos. Next is, yung right hand naman. Pag-feeling nyo, eh, parang matalas pa yung nail. Or parang hindi pa siya smooth. Nail file lang. Last two. 1 minute, 37 seconds later. Okay, so isa na lang. Yung mga maglalaba, yung mga gumagamit ng kamay pag naglalaba, I suggest isang linggo mo na labahan yung labahan mo. Gago! Karirin mo muna yung pag-fake nails mo. Total, nag-iwi na makapasapay. Nandito ko yung labahan na yan. So, tingin sila na. Naman ko kayo. Or pag may occasion, gusto nyo na... yeah, pag may occasion kayong pupuntahan, gusto nyo medyo maganda naman yung nails nyo, pwede nyo itong gawin. Christmas party, birthday, kasalan, ganun. Mag-ate ng binyag, or... Ate ka ng binyag, or mag-ninang ka. Mag-ninang, isa lang yun, no? Mag-ninang, mag-binyag. I mean, aabay, that's what I meant. Wow! So, pwede nyo itong gawin. There you go, I'm done. I'm done with my first hand. Yan. So, there you go. Ito na siya. Ito na yung kinalabasan ng aking nails. Hindi, as you can see, hindi ganun kahaba. Tama na. Tamang arte lang. Okay, next part na, or next hand na. So, ganun lang ulit. Ulitin ko lang ulit yung procedure. Ididikit ko lang ulit to, and then nail file ko, and then magkukitiks na tayo. Okay? So, balikan ko kayo. Few inches later. Yum, 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 yum. Walang puwersa yung left hand. See the difference? Huwag niyong pansinin yung kamay ko ha. Maugot talaga ako eh. Ayan. Masyado namang bright. See, ito normal lang. Hindi ganun ka. Yum, yum, yum. Kahaba yung... Yum, 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 yum. Ta-da! Finish! So, mag-nail file lang ulit ako and... So, nail file na natin. Make sure lang pantay siya dun sa kabilang nail mo. Pagpantayin mo siya. Alam ko na. Ang problema lang pala dito, pag nakaganito ka, naka nail extension ka, na fake, hindi ka makakapag, alam mo na, kung may gusto kong i-dial, may gusto kong tawagan,
Medyo mahina. Out of coverage eh. Hindi mo makukontak agad-agad. Medyo mahina ang signal. So, yun lang pala ang disadvantage. Pwede magmahal na pag-advise. Yan, sa video. Ano yung esposo? Ayan, so ulit-ulit lang hanggang sa makarating ka na sa dulo. Okay? Tapusin ko muna to and then balikan. A few minutes later. Okay, I'm back. So tapos ko ng nail file and makat yung right hand ko. To nakikita niyo ba, hindi siya ganoon ka-exe, hindi din ganoon kahaba. Tamang-tama lang and pwede pang makapag-text. So, kanina habang nag-nail file ako, naisip ko pala na one of the reason bakit mas prefer ko na maglagay ng nail or fake nail extension eh kasi yung nails ko, yung totoong kuko ko, hindi siya matibay. Lagi siyang nagka-crack sa gilid. Tuwing tinatry ko, ina-attempt kong magpahaba ng kuko, laging nagka-crack sa gilid. I'm sure maraming mga girls na makaka-relate. Kahit pa isaw-saw ko na ibabod ko sa bawang, yung kuko ko, walang nagbabago. Hindi talaga siya matibay. Mabilis siyang ma-bend, mabilis mag-cut. So, yun. Hindi ko kayang magpahaba ng kuko na ganito. So, kung kagaya ko kayo na ganun ang sitwasyon nyo, o di maganda mag-fake nail extension na lang din kayo. Okay? And of course, main reason aside doon sa hindi matibay yung kuko nyo, eh mas mura talaga ito compare sa pupunta ka sa nail salon. At kung hindi mo afford nga yung pagpunta sa nail salon, gaya ko, hindi ko afford. So, ito na lang. Mas mura. Gusto ko sana white kasi never ko pang na-try mag-white. Kaya lang parang white na kasi ito, no? So, baka hindi nyo makita. So, what if gawin ko na lang brown? Magbabrown na lang ako instead of white. Yun na lang yung nail polish ko. So, yeah, brown na lang. Isang dalagang Pilipina. Ayan. Ayan, so natapos na yung ating left side. And so far, I love it. Gusto ko siya. Ang ganda. So, tatapusin ko lang yung right hand ko and papakita ko sa inyo yung finished product. Okay? 1 minute 37 seconds later. Alright! So, ito na yung finished product natin. Ta-da! Kita niyo ba? So, yep, simple lang siya. I like it. Just how I like it. Walang masyadong mga kung ano-ano sa nails. And again, kung gusto nyo magpakabit ng nail extension sa salon, I'll suggest na bumili na lang kayo sa Shopee ng ganito.
Murang-mura lang, 98 pesos. May kasama ng glue, 2 piraso. At makakasave ka pa ng malaking pera. So, ayan. As you can see, meron akong instant coco. And 98 pesos lang yan. So, ganoon lang. Bibili ka lang ng nail polish and you're all set. Pwede ka nang rumampa with your fake nails. And kung maingat ka sa kuko nyo, magla-last yan ng mga at least 1 to 2 weeks. Just like mine. Or again, pag naman natanggal, anytime, pwede mong dikitan lang ng glue. So, ako ang ginagawa ko pag umaalis ako, may pinuntahan kami, lagi akong may baong glue. Girl Scout ka dapat para sure na kahit matanggal lang ka ng kuko, eh, ready ka agad. Okay? Pandikit ka. So, I think that's all for today's video. Thank you guys for watching me doing my nails done. Worth 98 pesos nails. And I hope you guys like this video. Kung nagustuhan nyo to, na gaya ko, mahilig maglagay ng mga kuanik-anik sa kuko. So, yeah, just click the like button. And if you wanna leave a very nice comment or whatever it is you wanna comment, just put it down below. And again, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, for good luck, please subscribe. Click the bell notification para hindi ma-spam. And of course, para like na updated sa mga new videos. Thank you for watching sa another episode ng ating Kaartihan. Marami pa tayong mga episode ng Kaartihan. But for now, that's it. And flex ko lang yung nails ko. Pasensya na sa hands kong maugat. Parang puno. There you go! Thank you for watching! Bye-bye!